creo. Ay, oh, mira, hey, man. Ah, ah, hay que poner una butia, niña. Wow. Yo no puedo nada. Ako nga pala si Noel. Pangarap kong makatapos ang pag-aaral. At sila, sila yung mga kaklase kong mahilig mambuli. Hindi ko ba alam, sila itong may mga kakayahang makapag-aral. Ngunit tila, hindi nila ito pinahahalagahan. Nandito ka na pala. Kanina pa po kay Nay. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po, Nay. So, tara, kumain muna tayo. Halika, mag-isa na tayo. Anak, hindi ko alam kung mabibigyan pa kita ng bahay sa mga susunod na ko. Kasi, nagsarado na kasi yung kantin na pinagtatrabahuan ko. Okay lang po yan, Nay. Sigurado ka? Apo. Thank you.
Dahil sa hirap ng buhay, minsan ay pumapasok ako ng hindi kumakain. Pumapasok ako ng walang baon. Ngunit lahat ng iyon ay aking isinasantabi. Dahil gusto kong tuparin ang bilin ni Itay na tapusin ko ang aking pag-aaral. Kahit na minsan, nagiging tampulan ako ng tukso. Dahil sa itsura ng bike ko. Dahil may butas ang bag ko. Ngunit, hindi ko na yun iniisip. Ang mahalaga sa akin ay matupad ko nga ang mga pangarap. At dumating nga sa punto na napag-isipan kong magtrabaho na lang. Kaya tuwing tanghali ay lumiliban ako sa aking klase at sinisimulan ko magtrabaho. Naaawa na kasi ako kay Inay. Alam kong hirap na siya at pagod na siya. Ato, lulupit to, naka-shifter! Baba! Thank you.
Hirap talaga mo rin yan doon, ha? Oo nga. Hindi nga lang sana namatay si Itay. Hindi sana yung nasa paaralan pa ako ngayon. Ikaw, ba't ka ba napunta sa gantong trabaho? Ako na lang kasi tumatay yung magulang sa aming magkakapalid eh. Pangarap ko sana maging pulis. Kung nakatapos ako ng pag-aaral. Eh, ikaw? Pangarap ko nga sanang dapat ng pag-aaral eh. At makakuha ng magandang trabaho. Para naman matulungan ko si Nay. Nagtrabaho po kasi ako, Nay. Huwag na po kayo na magalit sa akin. Kinailangan ko lang naman pong magtrabaho. Nakikita ko na din po sa inyo na pagod na po kayo. Mag-base ka na nga dun. Tignan mo yung likod mo. Basang-basa ka na ng pawis. Dan pa ang mga araw at itinuloy ko ang aking pagtatrabaho kasabay ng aking pag-aaral dahil gusto kong tulungan si Inay at gusto ko rin makatapos ng pag-aaral. Thank you.
dumating na ang araw na aking hinihintay. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Kasabay nito'y nagkaroon na din ako ng magandang trabaho. At ngayon, mayroon na akong magandang bahay. Mayroon na akong sasakyan. Maayos na ang buhay namin ni Inay. Salamat sa mga payo ni Itay. Sa lahat ng hirap na aking naranasan ay may isa akong bagay na natutunan, na ang buhay ay parang gulong, na minsan ikaw ang nasa ilalim, ngunit darating ang araw na ikaw naman ay mapupunta sa ibabaw. Kahit na anong hirap ng buhay ay hindi dapat sumuko.